My. Again, good morning, grade 6. So, open your book on page 137. If naka-open na, so mag-react. Any reaction? Ano pong page? 137. Kasi maraming mga naka-open video. Baka wala naman pala sila dyan. Ayan. Paki-ready na yung inyong book on page 137. How about the others? Jaden, are you there? Nawala. Ayun. Naka-on na yung cam. Sa mga stable ang connection, kindly open your video na. And sa mga hindi pa stable yung connection, so okay lang naka-off yung video nyo. But make sure na you're listening. Okay? Do you see whiteboard? Okay. So, our topic is about understanding percentage. So, familiar naman siguro what is percentage, di ba? So, may mga gadgets kayo. For example, okay, sa mga sales. Tapos, for example, sa inyong cellphone, out of 100%. So, ilang percent na lang yung mga gadgets nyo, yung mga ganong bagay. So, kagaya ng sinabi ni Raf sa mga sales, meron tayo dito example. What does 50% mean? Kindly read it. Kindly read it. What does 50% mean? Anyone? Or Raf again. Saan po sa... What does 50% mean? Yes. It means? It means 50 per 100 or 50 out of 100. Very good. So, out of 100, meron lang siyang 50 per or... Yung sale niya is meron lang siyang 50. That means na 50 over 100. Okay? And we have here percent. The word percent means per hundred, diba? Out of 100 lahat or hundreds. It comes from the Latin word per centum. Again, the word percent means hundred. Tapos, it comes from the Latin word per centum. Did you see it? Nakita nyo ba? Doon sa page 100. Yan. And percentum, which means per hundred. That is why percent is a number that expresses a fraction whose denominator is always, ano? 100. 100. Very good. And the percent symbol, familiar naman kayo kung ano yung percent symbol. I will draw it. So, di ba ganyan siya? Ayan. And replaces the denominator 100 in a fraction. So, kagaya ng example dito, na we have 21%. And it is equivalent to, di ba laging denominator 100? So, copy mo lang yung number. 21 over 100. Very good. So, we have 21 over 100. So, mga ganyang bagay. And similarly, if 35% of the people riding the bus use their cell phones to send text messages, then this means that 35% of the people, this means that 35 out of 100 again. Ayan, out of 100. People are sending text messages while riding the bus. So, another example, yung 50% kanina na sinabi ko dun sa ating first part ng discussion. So, we have 50%. Sabi nga, 50 na sale out of 100. So, don't forget na laging denominator natin dito is 100 since yan ay percent. And to change fraction with denominator of 100 to percent, just write the numerator and annex the symbol
yung ito, yung symbol na to, yung sinulat ko. Again, to change fraction. Halimbawa, ang fraction natin is etong 35 over 100. Ang sabi niya, just write the numerator. So, what is the numerator in this fraction? 35. Very good. 35. And put the percentage symbol. So, or percent symbol. So, that is equal to 35%. So, ganun lang kadali mag-convert or mag-change ng fraction into percent. Percentage. Percentage. Again, meron naman tayo dito, a fraction whose denominator is 100 is called a decimal fraction. Again, anong tawag dito kapag yung fraction natin decimal ay may 100? Fraction. Very good. Decimal fraction. Decimal again, fraction. Again, decimal fraction. Very good. So, you may write percent in decimal form. So, paano ma-write ang fraction into decimal form? Diba, tinuruan ko kayo yung mga previous discussions natin in dividing numbers by the power of 10. So, since ang 100 is a power of 10, for example, we have this one, yung 35, diba, fraction siya, 35 over 100, or simply 35 divided by 100. So, in dividing number with the power of 10, saan tayo mag-move? Going to the right or going to the left? Left. Left. Very good. So, ang whole number, tandaan, laging nasa dulo ang kanyang decimal point. And mag-move tayo going to the left. So, ilang beses? Dalawa. Dalawa. Kasi dalawa yung 0 ng 100. So, nakaisa na tayo. By the power of 10s po. Yes. So, nandito na yan ang ating decimal point. Ito. And since nasa 35 na yung ating decimal point, pwede nating ilagyan ng 0. So that is equal to 0.35. Yan. Again, kapag fraction form, yan ay 35 over 100. Kapag decimal, yan ay 0.35. And kapag naka i-convert natin siya into percent, so 35%. Okay? Nagigets ba? Nagigets ba? Opo. Yan, very good. Tapos, using diagram, meron naman tayong mga example dyan na halimbawa, meron tayong isang box. Tapos, imagine na yan ay mga, ayan, yung, or, tignan nyo na lang, check nyo na lang dyan sa inyong book on page 138. So, kung papansinin nyo, there are, 100 total boxes. And ang naka-shade lang, kung bibilangin natin, is 25. So that is 25 out of 100 yung mga shaded. And 25 out of 100 is kapag fraction form, 25 over 100. Kapag naman decimal, 0.25. Kapag naman fraction, 25%. Nakuha ba kung paano nakuha yung mga sinabi ko? Nakuha ba? Okay. Ayan. And meron pa tayong mga ibang example. Pwede naman na, halimbawa, yung 25 over 100 kanina, kung papansinin nyo, pwede silang isimplify. Ayan. So, pwede silang isimplify. Paano? Ano bang number ang divisible sa 25 na divisible din sa 100? 25. 5? 25. Pwedeng 5? Oh, 25 po. Pwedeng 25. 10 ba? Pwede ba yung 10 sa 25? No. Hindi po. Hindi po. 25. And 25 divided by 25, that is equal to? 1. 1. And 100 divided by 25, that 4. Is equal to 4. So, 4. Ngayon, pwede 4. Na natin i-express yung 25 over 100 ng 1/4. Ito na yan, ang simplest form ng 25 over 100. Kagaya ng nakadraw dyan sa inyong book, mga 100 boxes yan. Ngayon, pwede na natin i-form as 1/4 lang. So, ito lang yan yung mga shaded part. Okay? Equal lang yan sa 25 over 100. Nagets? Nagets ba? Ayan. So, that is, kung 1/4
kapag dinivide natin ang 1 sa 4, di ba yan ay 0.25. Oh, so equal lang din siya sa 25%. Kaya walang pinagkaiba ang 25 over 100 sa 1/4. Kasi equal lang naman yung number na yan. Okay? How about kapag hindi na 100 yung ating denominator? Ito, kagaya nito, yung 1/4. Hindi na siya 100. Pero, pwede pa natin siyang i-express as percentage. As decimal. So, ina-apply lang natin yung mga previous discussion natin, which is conversion. So, meron pa tayo ditong mga example. Change the fraction to 5%. So, yung 2 over 5, i-change daw natin siya into percent. How? So, kailangan hanapin muna natin yung equivalent fraction nito with a denominator of 100. Paano magiging 100 ang 5? Kailangan kasi ang denominator niya is 100. So, paano magiging 100 sa 5? So, i-divide natin siya. 100 divided by 5, that is 20. Tama? So, ibig sabihin, i-multiply natin yung numerator and denominator by 20 para makuha natin yung 100 as denominator. So, 20 times 20, that is equal to 40. Yes, 40 lang. And 5 times 20, 100. So, ngayon, 100 na yung ating denominator, di ba? So, pwede na ba nating malaman kung ilang percent ang 2 over 5? 40%. Very good. Kasi, kakapi lang yung ating numerator and then put a percent symbol. That is 40%. Madali lang ba? Opo. Ayan, madali lang. Opo. Mm-mm. And ganyan lang naman yung pagko-convert ng ating number. Ng halimbawa, fraction, i-convert siya sa percent, convert siya sa decimal. Any question? Yung decimal sa fraction po, paano? Yung decimal to fraction. So, example, ibabalik lang natin yung or yung kanina na 1/4. So, kapag i-convert natin siya into, dapat yung denominator niya is 100. So, 100 divided by 4 is 25. Tama? So, ibig sabihin, sure. I-multiply na, yes? Can I go to the CR? Sige na. So, ibig sabihin, i-multiply natin siya sa 25 both. And 1 times 25, that is equal to 25. And then, 4 times 25, that is equal to 100. Diba ang decimal nito is, andito yung whole number, imumove ng dalawang beses, magiging 0.25. So, that is a decimal. Tama? Paano kapag decimal ang given? So, pabalik lang tayo. Kung kanina, ayan, 0.25. Kung kanina, minove natin siya going to the left. Ngayon, this time, to the right. Ngayon, going to the right. Kasi, imumultiply natin siya ng 100. So, 1, 2. That is 25. So, ayan. Ilang beses mo siya minove? Dalawa. So, dalawang zero din ang ilalagay natin dito. That is 25 over 100. O, pwede na ulit natin siyang isulat as percent. That is 25%. Perfect. So, ayan. So, ganyan lang kapag decimal naman, gagawing fraction and percent. Imove lang siya going to the right. So, halimbawa, 0.15. O, ganun lang din. Imove going to the right. 1, 2. That is 15%. Okay? Ganyan lang siya kadali. Paano naman kapag hindi exact na whole number? Like, 0.125. So, ilang beses ulit yung move since 100 ang percent? Dalawa. Kasi dalawa. 0.12. So, that is equal to 12. Tapos, yung decimal point. 12
0.5%. Ayan. O, naintindihan ba kung paano yan? Naintindihan na? Ayan. Any question about our discussion today? Na? Sir? Yes? Pwede pong isa pa po? Nag-ano po kasi at... Yung decimal going to fraction, ganito lang. Halimbawa, 0.35. Kapag decimal siya, i-move natin siya papuntang right. Dalawang beses lagi kasi 100, dalawang zero siya. So, magiging 35%. Pero, kapag... Ayan, 35%. Kapag naman, given itong percent, gagawing decimal. So, halimbawa, 20, nandito yung decimal point, i-move siya papunta sa right. Kapag decimal na siya, papunta sa left. Pero kapag whole number, papunta sa right. That is equal to 0.20 or 0.2. Ganyan lang siya mag-convert. Okay? Yan yung sa percentage. O, magre-review tayo. Again, yung sa percent kanina, anong ibig sabihin ng percent? Ano ibig sabihin percent ng percent? Out of 100 po. 100 out of 100. And out saan galing yung word na percent? Saan galing yung word na percent? Percent to percentage po niya. Saan galing yung word percentum? Na kung saan ang ibig sabihin ng percentum is? 100. Oo, 100. So, 100. Pwede bang i-convert yung mga numbers kahit hindi 100 ang denominator? Pwede bang i-convert sa percent? Very good. And saan papunta yung decimal point kapag... Saan papunta yung percent or decimal point kapag decimal, naka-form siya as decimal? Saan papunta yung decimal point? Saan natin siya i-move? Right. To the right. Decimal point. Right. Right. Pero kapag whole number, to the left. Denominator niya i-100, to the left. To the left. Very good. Left. So, halimbawa, yung number is 1/2. Ilang percent kaya meron si 1/2? Ilang percent kaya meron si 1/2? 50. 50%. Kasi ang 1/2, that is equal to 0.5. So, kapag minove natin papunta sa right, that is 50%. Or, 1/2, magiging equivalent niyan, kapag 100 ang denominator, 50 over 100. Kaya kapag gagawin percent, just copy the numerator, that is 50, and then put 50%. That is 50%. Okay, clear na ba sa inyo yung ating discussion this day? Apo. How about the others? How about the others? Clear na po, teacher. Clear na. So this time, dun sa ating page 145. Nakita nyo, page 145? Apo. Ayan. Gawin nyo lang yung write the missing fraction, decimal, or percentage to complete the table. Meron dyan fraction, decimal, percentage. Di ba tinuruan ko na kayo kung paano kapag, halimbawa, given yung fraction, gagawing decimal, gagawing percentage. Halimbawa, given yung decimal, gagawing fraction, gagawing percentage. Halimbawa, given yung percentage, gagawing fraction, gagawing decimal. Di ba tinuro ko na sa inyo? Ha? Ano, anak? Ano po yung sasagutan? Ayan, yung sa page 145, letter C. Keep practicing letter C. Yun lang muna ang gagawin nyo. Okay? Okay? Oh, yung iba, bakit walang reaction? Sige, tatanungin pa isa-isa to make sure na nandyan nga kayo. But I will end the record. Ano na.